incandescent light o LED light ba ang gamit ninyo sa inyong bahay? May pagkakaiba ba ito? Mga kaibigan, malaki ang kaibahan niyan. Ang LED lights po o LED bulb ay mas maliwanag kumpara sa incandescent bulb. Pagpalagay po natin na tatlong LED lights po ang gamit natin sa ating bahay. Tigi 18 watts bawat isa. Lumalabas lang po yan na 54 watts. Samantalang, ang incandescent bulb po na 50 watts na nag-iisa ay obvious naman na mas maliwanag yung tatlo na LED lights. Yan po ang kaibahan yan sa pagdating sa konsumo sa ating kuryente. Speaking po konsumo sa kuryente, sa video pong ito ay i-explain ko, ipapaliwanag ko po kung magkano ang kinukonsumo natin sa ating bahay gamit ang ating mga ilaw. Ang LED light na po o ang LED bulb ang aking kukumpyutin kasi mas maganda po siyang ginagamit kumpir nga sa incandescent bulb. Ngayon, pagpalagay natin na binubuksan natin ang ating ilaw alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, na madaling sabi po, 6 hours po natin na tuloy-tuloy ginagamit ang ating tatlong 18 watts na LED lights. Kukumpyutin po natin yan, aalamin po natin ang konsumo natin sa isang araw, then i-multiply natin sa 30 days kasi po ang pagbabayad natin ng electric bill ay buwanan o 30 days. Kaya po, sa video ito, malalaman ninyo kung magkakaroon ko ng idea sa ating kinukonsumo sa ating bahay pagdating po sa ating mga ilaw o ginagamit na ilaw. Ito, kwintahin na natin mga kaibigan. Ito, gagamit tayo o assuming na 18 watts po ang ating ilaw sa ating bahay at ito ay gagamitin natin mula 5 p.m. hanggang 11 p.m. Yan, 5 p.m. to 11 p.m. Ibig sabihin ay 6 hours po natin itong tuloy-tuloy na gagamitin. Ikwintahin po natin kung ilan po ang makukonsumo natin. Ito, kukunin natin yung kilowatt hour ng ating nakonsumo para po makompute natin kung magkano. Yan po, ito lang po ang kanyang formula. Watt o power multiply sa time. Ayan. Yung oras po ay yung hours po ang ating ikwintahin dyan. Ayan. Then i-divide po natin ito sa 1,000. Dahil kilowatt ang ating aalamin dito mga kapatid. Ayan. Yung pang formula, watt multiply sa time. Then divide sa 1,000. Ito na. 18 watts po yung ating power. Multiply sa time dahil 5 p.m. to 11 p.m. po yan is 6 hours. Yan. Ganun lang po kasimple ang pag-compute nyan. Then, i-divide natin o over 1,000. Yan. Ganun lang kasimple. Very basic lang po. Yan. Gamitan natin ang calculator. At ito ang lumabas dyan. Saan ang calculator ko? Ito. 0.108 kilowatt. Hour. Yan po ang ating nakonsumo ng ating 18 watts na ilaw sa loob ng 6 na oras, mga kapatid. Simple po. Then, siyempre, tatlo po ang ating kinukompute dito, tatlong 18 watts. I-multiply po natin yan sa 3. Yan. Tatlong 18 watts na LED bulb o LED light. Yan. Very basic po, mga kapatid. Yan. 0.108 multiply sa 3. Yan po, lumabas dyan ay 0.324 kilowatt hour. Yan. 0.324 kilowatt hour po. Yan po ang nakonsumo natin sa tatlong gamit natin na 18 watts na LED bulb. Ito, tuloy natin para makuha na natin yung konsumo natin. 0.324 kilowatt hour. Ito po yung nakakonsumo ng tatlong 18 watts na LED natin. Then, multiply natin ito sa per kilowatt hour. Ang per kilowatt hour po na ngayon ay 11 point something, round up na lang lang sa 12. Kaya po, lumabas na 3 pesos and 888 centavos. Yan. Yan po ang nagkonsumo natin sa loob ng 6 na oras ng ating tatlong
18 watts na LED bulb. At multiply natin sa 30, dahil ang electric bill ay buwanan po yan, 30 days, lumabas po dyan na 116 pesos and 64 centavos per month o per 30 days, within 30 days. Ayan. 116 pesos and 64 centavos ang ating nakonsumo electric bill kung tayo po ay may tatlong gamit o tatlong 18 watts na LED light o bulb na ginagamit natin ng 6 na oras. Ayan. Ito po ang electric bill. Electric bill of 18 watts. Yan, electric bill of 318 watts LED light o LED bulb. Light emitting diode po ang ibig sabihin ng LED. Yan. O LED light. Yan. Okay, sana po ay nabigyan ko kayo ng isang very simple na idea, ngunit napaka-importante sa ating pamumuhay. Okay, my name is June Seriola. At ngayon po ay August 15, 2024. Thank you so much at mabuhay tayong lahat.